Yan kasi din ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan guys. Kasi nga, feeling mo na. Everyone, welcome to my channel. At nandito naman ang inyong ang kapasaya ng inyong mga araw. So ngayon guys, may panibago tayong pag-uusapan. At ito ang kung bakit tayo nasasaktan. Kung bakit ikaw ako tayong lahat nasasaktan sa isang tao. So ngayon guys, may ibabigay akong 10 bagay kung bakit tayo lagi nasasaktan sa ating life. At bago iyan guys, at kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag niyong magkakalimutan mag-like, share, at mag-comment down below. At huwag niyong kakalimutan mag-subscribe ng aking channel para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na mga video. Magsisimula na tayo guys, at ito ang kung bakit tayo nasasaktan. So number 1, minahal natin ang taong dapat ka-chat lang natin. Nasasaktan kasi tayo guys kasi feeling natin na siya kapag may ka-chat tayong isa or dalawa man yan, tatlo man yan, na-chat lang natin, feeling na natin siya na ang darating sa buhay niya. Pero remember guys, hindi lahat ng pagkakataong napunta or binigay sa'yo or dumating sa buhay niya ay magiging permanente sa'yo. Isipin mo guys, walang permanente sa mundo. Kaya nga nasasaktan kasi tayo kasi minahal natin kahit ka-chat lang natin sa FB. Guys, alahanin mo, maraming friends, maraming tao sa Facebook, hindi lang ikaw hindi ka lang nag-iisa. Pangalawang bagay, nag-iisip ka ng mga advance na bagay sa inyong dalawa. Remember guys, mag-girlfriend pa lang kayo o bago pa lang kayo magkakilala. Tapos, nag-iisip ka na ng mga expected or mga bagay sa inyong dalawa na na-advance. Oh my God guys, huwag ganyan. Maraming nangyayaring ganyan kung bakit nasasaktan ang isang tao. Hindi po pakilala ang isang tao. Mahaba pang proseso yan guys. Kaya ang nasasaktan tayo kasi nag-advance tayo ng pag-iisip. Nag-advance tayo ng siya na yung darating sa buhay natin na permanente. Pero remember, walang permanente sa mundo. Always remember dyan guys. Pangatlo tayo ay nag-i-expect tayo na bagay or mahilig tayong mag-expect sa isang tao. Kaya itong sabi ko, don't expect too much kasi nang lalo tayong nasasaktan pag nag-expect tayo ng mas malalim sa kanya or sa family natin. Example dyan guys, nag-expect ka sa family mo, yan ibibigay sa pag nakuha mo yan. Pero remember nga, sabi ko pa kanina, hindi lahat ng bagay mapupunta sa'yo o dumating sa'yo ay maging permanent sa'yo. Kung hindi ay temporary lamang yan. Kaya, don't expect too much guys. Pang-apat na tayo, ang bilis mong magtiwala. Yan, ang bilis natin nagtitiwala sa isang tao bago mo pa lang siyang kakilala, bago mo pa lang siyang kamit, bago mo lang pa siyang nakachat. Pero, ano nangyari nagtitiwala tayo agad guys? Yan kasi problema sa atin. Tapos sasabihin natin na, yan yung ginagawa niya, yung ganun, so kasalanan na niya. So, pinali mo yung kasalanan mo sa kanya kasi nga, ang bilis mo nagtiwala sa kanya. At meron din iba guys na sobra magbigay ng mga bagay na kapanipaniwala. Kaya nga, nagtitiwala din yung isang tao. Kaya ito masasabi ko, huwag kayong basta-bastang magtitiwala sa isang tao. Kasi isa yan sa bagay kung bakit kayo nasasaktan. Panglima na tayo. Masyado tayong magmahal kung tayo nagkakamit. Kasi, pag once na may minahal tayong isang tao, 100% binigay mo sa kanya, wala ka ng tinitira sa sarili mo, which is wrong yan guys. Kinakailangan may sa 100% may kinakailangan may 20% kang itira sa sarili mo. Kasi kung maging or maghiwala mo kayo or mawala mo siya sa buhay mo, may natitira pa rin pagmamahal sa puso mo kahit sa sarili mo lang. Big na yun at things para sa'yo.
kayo na kailangan, huwag masyadong magmahal kasi nga nasasaktan tayo. Pang 6 na bagay, ito ay umaasa tayo. Umaasa tayo sa isang tao, kaya nasasaktan kasi tayo guys. Kasi meron ding mga paasa. Naging paasa tayo, naging paasa ka, naging paasa sila. Kaya nasasaktan ka kasi umaasa ka sa mga sinasabi na. Kaya gaya nga na sinabi ko, walang permanente. Kung nasabi man niya yan sa'yo, ngayon lang niya yan nasabi. Hindi yan pang matagalan. Kasi nga, every minute, every second, every hour, every day, every month, every year, pwedeng ma-change ang mind ng isang. Kaya remember, huwag na huwag tayo maging or huwag tayo umaasa sa isang tao or umaasa tayo sa mga bagay na meron tayo. Ang pangpito natin ay paasa si girl at si boy, paasa si kuya at si ate. Oh my god, yan kasi din ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan din. Kasi nga, feeling mo na na siya na para sa'yo. Kasi nga, ang sweet niyang mag-reply, ang sweet niyang mag-chat, ang sweet niyang mag-call sa'yo, ang sweet niya sa personal, o ano pa yung sweet na yan. Pero, pinapaasa ka lang pala niya guys. Ginagawa ka lang pala niyang panakiputa sa kanyang minahal noon. Kaya nga, nasasaktan kasi tayo, mayroong mga paasa. So, kayo mga paasa, huwag mo kayo mga paasa. Kinundamdamin ng tao. Kaya yun, huwag na huwag tayo aasa o huwag dapat tayo maging paasa sa mga taong nagmamahal sa atin. Pangwalo na tayo, ito ay pinipilit mo ang iyong sarili na mahalin ka ng tao, hindi ka namamahal. Nasasaktan kasi tayo sa ganyang bagay guys. Kasi, example, may mahal kang isang tao, pero may mahal siyang iba. Kaya tayo nasasaktan guys, kasi pinipilit natin yung sarili natin na mahalin tayo ng isang tao. Which is wrong. Wrong na wrong guys. Nasasaktan ka kasi pinipilit mo may ibang mahal ang tao. Kaya nga, mahalin mo yung tao nagmamahal din sa'yo para di ka na rin masasaktan. Or instead guys, mahalin mo yung sarili mo kaysa sa ibang taong may mahal na iba. Number 9 tayo. Nasasaktan tayo o nasasaktan ang isang tao kasi nagpapaubaya ka. Kadalasan, maraming nasasaktan dahil sa pagpapaubaya ng isang tao. Hindi naman yun mali kasi pinapakita mo yun ang pagpapahalaga mo sa isang tao. Pero nasasaktan, alalahanin mo guys yung mga tao nagpapaubaya. Nasasaktan din sila kasi may puso din sila. Nasasaktan tayo. Tao lang tayo guys kaya nasasaktan tayo. Kaya nga, ganun. Nasasaktan kasi tayo kasi nagpapaubaya tayo sa taong mahal natin. Pinapaubaya natin sila sa ibang tao para naman maging masaya ang buhay nila kahit malalaki tayo. Last na tayo guys, ito ay may mahal siyang iba. Nasasaktan kasi tayo kasi may mahal na iba yung tao. Siyempre, nakikita natin ito ngayon or na-feel or sa ating paligid. May ibang mahal ang isang tao. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, huwag na huwag tayong magmahal ng isang tao na may mahal na ibang tao. Kundi mahalin natin yung taong mahal din tayo para makaiwas din tayong masaktan. Alam kong pwedeng bagay na makakasakit ng isang tao. Pero itong bagay na ito, ito yung main kung bakit nasasaktan ang isang tao. So ayun guys, sana naman meron kayong natutunan sa ating video na ito ngayon. Shoutout muna tayo before tayo mag-end ng video na ito. Shoutout muna ako kay JunKaryl Acenas. Classmate ko siya guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ng kanyang channel, please subscribe, like, and subscribe. So, kung gusto mo mag-subscribe sa kanyang channel, ilalagay ko na lang dyan description box ang kanyang link. At shoutout din ako kay Mark na yung channel niya, Freenet Gamer.
kung gusto niyo manood sa kanyang channel, guys, panoorin niyo kasi marami kayong matutunan kasi nga mga tutorial yung content ng kanyang channel at alam kong makatulong yun para sa inyo. So ayun, natapos na din ang video ito at salamat sa panonood. Yun lamang po at maraming salamat. God bless everyone. Bye!